pag-usapan natin ngayon, ito po, no? Ted Filon, di na po nakatiis. Binanatan po, no? Ito po, in-expose po ni Ted Filon na hindi po totoo yung sinasabi nila na binubusisi lang nila yung mga disallowances, normal procedure lang, no? Kanina, pinatotohanan natin yan, eh. Ito po, ginawa po ni Ted Filon. Ito yung mga hindi ko kayang gawin kasi wala tayong fund, wala tayong taga-research, no? Yan po, ayon po kay Ted Filon. Aba, ang dami pong mga disallowances ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan na hindi naman po sinalang katulad ng gusto nilang gawin na pagsalang kay BP Sara, no? Yan, talagang ma-expose po kayo ngayon. So, hindi po totoo yung sinasabi ng House of Representatives na pinoproteksyonan lang nila yung pera ng taong bayan. Imbestigahan ninyo, convicted Castro, si BP Sara ulit, no? Ang kinakatwiran mo, ikaw ang pansimuno nito, eh. Ang kinakatwiran nyo ay na-disallowed. Maraming salamat kay Ted Filon. Binigyan niya tayo ng mga data. Alam po ninyo, sabi ni Ted Filon, ang question niya, kung talaga kayong mga congressman, totoo yung sinasabi nyo na chine-check and balance nyo lang, no? Yung mga ahensya ng pamahalaan. E ang tanong niya, bakit yung mga paborito nyong ahensya, hindi nyo pinapak-check? Ah, hindi pala pinapak-check. Hindi nyo kinwestiyon. Same thing, mas malaki pa. Ha? Mas malaki pa yung na-disallowed ng COA kaysa sa Office of the Vice President. Bakit hindi nyo po kino-question yung budget nung sinalang sila sa budget hearing? Bakit pinalagpas po ninyo? Yung Office of the Vice President na usually pinalalagpas yan, traditionally, ayon kay Marcoleta, may long-honored tradition kayo na palagpasin, hindi nyo pinalagpas. Binusisi ninyo dahil sa merong disallowance. O ngayon po, may disallowance pala yung mga paborito nyo. Sino ba yung mga paborito ng mga yan? Mapuputukan kasi. Katulad po nito, Department of Agriculture. Magkano po yung pinag-uusapan natin? Hindi po, totoo po to. Tapos na po si Gadun. Hindi po to panahon ni Gadun. Ay, Gordon pala yun. Ito po ha. Department of Agriculture. Alam naman natin na ang Department of Agriculture matagal na panahon na hinawakan po ni Pangulong Marcos yan. Magkano po yung pinag-uusapan nating budget na gigil-nagigil kay BP Sara? 125 million. Magkano po yung sinasabi niyong disallowed? Around 73 million. O, bakit hindi niyo po tinanong yung Department of Agriculture na meron palang disallowance na 942,610,000? Ano po mas malaki? 73 billion ng OBP o 942 million? Ng Department of Agriculture. Mas malaki yung Department of Agriculture. Bakit hindi nyo po question? Bakit pinalagpas nyo po? Akala ko ba, ha? Akala ko ba para sa bayan yung ginagawa nyo? Akala ko ba hindi kayo namumulitika? Bakit po yung 73, hindi po billion, 125 million lang po eh, kayo naman. No? Ang budget po ni BP Sara na kino-question, yung confidential fund, 125 million lang. Paano magiging 73 billion? Ay, hindi po siya DepEd. Malayo, yan nga yung sinasabi ko sa inyo eh. Hindi na po DepEd si BP Sara. Bakit nyo ibibigay yan? Kung hindi po kaya ng DepEd na ipagtanggol yung budget niya, mag-resign na siya. 70 million lang po. Ah, ako ba nagkamali? Okay, mali. Thank you. 73 million lang po. Yung sa OBP. 73 million. Ano po mas malaki? 942 o 73 million? Okay na po. Thank you very much po. Ako palang mali. O, ganun lang. O, pag nagkamali ka, di ba, aminin mo lang. At mag-move on. Yan po ang disallowed ng COA sa Department of Agriculture. Bakit po hindi ninyo kinwestiyon yung Department of Agriculture? Okay, eto pa po, eto pa. Eto naman po ang disallowed ng DOTR. Paborito nyo rin to, di ba? Paborito nyo rin to si Bautista. Ha? Eto po yung mga nagsasabi yung mga senador noon na mga heads must roll nung una nagkaroon ng brownout sa NAIA. Pagkatapos po, wala na.
sunod-sunod ang brownout, wala na po nagsabi ng heads mas ron. Disallowances ng DOTR. Ayan. 1,402,427,000. Ayan po. 1,402,000,000. Eh, sa butal pa lang eh. Talo na yung OBP. Disallowed po to. Ha? Disallowance po. Bakit po hindi nyo kinwestiyon yung DOTR? Billion po. 1.4 billion ba? Parang ano yun? Parang alam natin yung numero na yun. 1.4 billion. Bakit po? Palakasan po ba? Ang iimbestigahan nyo lang po ba yung mga kalaban ng pamahalaan? Yung kasi hindi naman threat yung DOTR. Hindi naman threat yung DA. In fact, kakampi nyo, di ba? Kita nyo, maraming salamat kay ano, ha? Maraming salamat po kay Ted Pailon, ha? Ang sabi pa rito, bukod dyan, may tatlong project pa na ginawa yung DOTR na nagkakahalaga ng 7.4 billion have been found to be unutilized or underutilized. May mga proyekto na hindi po kasama sa disallowance, pre-proyekto, pero hindi po nagagamit or underutilized. Nagkakahalaga po ng 7 billion. Grabe, billion na po pinag-uusapan dito. No? Kinwestiyon na po ba yan? Katulad ng pag-question nyo kay BP Sara? Nagigil at galit na galit pa kayo? Wala po. Pinalusot nyo. Hindi po ako nanood. Pero sabi ni Ted Pailon, pinalusot nyo lang. Iko-quote na natin si Ted Pailon. Pinalusot nyo lang yung mga departamento na yan na mas malaki dihamak ang disallowances mula sa COA. Yung pinagbabatayan natin, yung pinagbabatayan nyo, yung disallowances. Ha? Ito po malupit. Notice of disallowance sa DPWH. Ayan po. 5,318,000,000. 5,318,000,000. 192,286 ang disallowances po ng DPWH. Yan po yung deep, ano pa lang daw po yan, yung national level. Iba pa raw sa local level. Kinwestiyon nyo po ba yung DPWH? Pinalusot lang daw ninyo. Hindi naman ako nakanood, pero pinanood ko po yung aking bubuit na si Ted Pailon. Ang laki naman bubuit niyan. Pinalusot nyo lang po. O ngayon po, ano po yung sinasabi ninyo na hindi kayo namumulitika? Mr. President, ano yung sinasabi ninyo na hindi kayo namumulitika? Bakit hindi nyo kinwestiyon yung mga mas malalaking disallowances? Wag na po yung, hindi po natin pinag-uusapan dito yung corruption, ha? Hindi po na, wala pong corruption. Yung sinasabi, kasi wala naman kayong bintang na corruption kay BP Sara, eh. Sa totoo lang po, wala kayong bintang na corruption. Disallowances lang po yan. So, disallowances po kay BP Sara sa Office of the Vice President, binusisi ninyo. No? Eh, wala pa pong 100 billion, wala pa pong 100 million yun. Samantalang ito, billion po mga pinag-uusapan na disallowances. Wala pa po dyan pinag-uusapan kung meron bang proyekto o wala. Disallowances, hindi pa po pinag-uusapan yung ayaw nyong hanapin, kayong mga congressman. May naghanap po ba sa inyo? Nang kung nasaan yung mga flood control program, yung 5,500 flood control program, yung ginastosan ng 500 billion a year, almost ay 1.4 billion a day. Di ba? Nasaan po yan? Iba pa po yun. Yung disallowances lang po ang pinag-uusapan natin dito. Bakit? Grabe yung pagtalakay ninyo. Kaya, kung sino po mas nagsasabi ng totoo, mas nagsasabi po ng totoo si BP Sara kaysa sa presidente nyo, kaysa sa mga congressman. Sabi kayo na sabi, check and balance. Alam nyo, may sinabi pa rin, you know? Katulad ng sinabi ni Senator, sino ba yung nagsabi? Nakalimutan ko na tuloy yung nagsabi. Nasa bicameral committee, ay si Cielo Magno. Si Professor Cielo Magno. Dilawan po ito, ha? Yan po ang ginagawa ko sa kanila, kasi sila ma-research. Kinukuha natin yung kanilang mga research lang.
para banatan yung mga kakampi nila. Ayon po kay Cielo Magno, no? Ito po, after po ng tinanggalan nyo ng budget yung mga karapat dapat, kaya po wala tayong maipatayo eh. Kaya po may mga problema tayo sa mga right of way. Ha? Kasi inuna ninyo yung mga proyekto ng mga, ang tawag ni Cielo Magno dyan, yung mga pork barrel ninyo.